magbubulag bulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Hello, magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw. So, may re-reakan tayo. Ito yung ni-request ni Sir Kamote TV. Squeaky pickle, sarap po. Cheesy. may ni-request sa atin si ano si Sir Kamote TV. Ang ni-request niya, yung na-feature sa KMJS last Sunday, yung may nasusunog na bahay. So, let's begin. Diba? Ito yung video. Ang title ng video ay mga gamit sa isang bahay sa Sorsogon bigla na lang daw nagliliyab. 'Di ba? Ano kaya yung misteryo noon? Sa mga magtatanong ano kasi may nagsasabi, pwede bang lakihan mo yung screen ng nirereakan mo? Sa akin po kasi hindi po kasi pwede. Kasi ang pinapanood nyo kasi dito yung reaction ko. Ito ay guide lamang itong screen na to. 'Di ba? Nag-fair use lang po tayo dun sa mismong may-ari ng video. Ngayon, ang sasabihin nyo, meron naman iba nagre-react dyan, mas malaki naman yung screen. Risky po kasi yun eh. Tsaka discarte po nila yun. Diba? Yung may mga gumagawa naman talaga nun yung malaki yung screen. Pero dito tayo sa safe, yung walang sakit ng ulo. Diba? Anyway, mga kababayan ko, pagpatuloy na natin. May bahay sa Bulan sa Sorsogon na bigla na lang daw nasusunog. At ang hinala ng pamilyang nakatira roon, baka may kinalaman dito ang nabili nilang imahen. Ito yung madalas na napapansin ko sa culture natin. 'Di ba? Tatay ko ganyan din nung araw eh. Yung pagwala nang mahanap na explanation, palaging dinadaan na lang sa supernatural. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi pwedeng supernatural ang nangyari or ano, pero kadalasan sa atin 'yan eh, 'di ba? Parang marami sa atin tamad nang mag-isip kung ano ba talaga nagiging cause ng sunog. Mamaya may theory ako, although na hindi naman nasagot itong ano, spoiler na tuloy. Anyway, 'di ba? Hindi kasi nasagot dito eh, pero may theory ako mamaya, no? Pinila kapag may usok. May apoy. Pero ang katakatakang pangyayari dito sa Barangay Monte Calvario sa Bulan, Sorsogon, kahit wala naman daw nagsisindi ang mga gamit ng isang bahay, di umano. Bigla-bigla na lang, nagliliyab. Oh, ang bada na yun, Hazel! Kali, anong mabado mo? Oh, tribuha na yun to! Ang pinagtataka ko naman, ano? Nahuli niya ng umaapoy, bakit mas inuna niya pang mag-video? Hindi, valid ba yung tanong ko? Di ba usually pagka ganyan, hindi mo na may isipan mag-video min eh. Or maybe nangyayari na yan before, kaya lang walang naniniwala sa kanila, then vinidyo na nila. Tama ba? Pwede, di ba? Nilulusot ko naman eh. Pero nakakapagtaka kasi minsan, parang mas inuuna mag-video. 'Di ba? Pero inuulit ko, baka malay mo, matagal na nilang nararanasan 'yan, kaya lang walang naniniwala. Kaya this time binidyohan niya na, 'di ba? Kaya lang ang pinagtataka ko do sa video na 'to. Palaging nabibidyohan siya pag umaapoy na. Hindi yung papaapoy pa lang. Kaya lang mahirap nga naman 'yun, hindi mo naman mapipredict na ano, na biglang aapoy, 'di ba? Magpatuloy natin. Gaya ng kanilang kurtina at damit na navideohan pang umuusok-usok pa. Ano
nakikita lang po namin na may umaapoy na po sa bahay nila. Tuwing umaga tsaka pag dapit hapon na po. Natakot kasi baka magkumalat yung apoy, maraming madadamay na ibang bahay. Oh, baka na yun, Giselle! Kaya ano pa bago po? Dahil hindi raw nila alam kung anong kanilang gagawin, humingi na sila ng tulong sa aming programa. Pero habang nasa biyahe pa lang ang aming team, may natanggap silang tawag. Ang sasadyain daw nilang bahay, kasalukuyan na namang nasusunog. Hala na! Ang bubong ng kubo na gawa sa anahaw, bigla na lang daw nagliyab. Hala! Madali talaga nasunog yan. Kapit bahay, kanya-kanyang bitbit ng balde at langganang may tubig para apulahin ang apoy. Ano? Naano? Nagkurumululo? Abroad! Wala ka, wak! Kapiyo! Ay, malagasawa! Naano, wala tao doon sa iya? Kwento ng may-ari ng bahay na si Rose. Ang apoy gumapang daw mula sa kwarto ng bahay. Hala na ah! Paakyat sa kanilang bubong! May tao naman pala sa bahay, Min eh. Diba? Lumabas po ako, wala pa pong 10 minutes. Nakita na po ng kapitbahay namin na nasusunog na daw po yung sa loob po ng kwarto namin. Ah. Kalong ko po yung anak ko, tumatakbo, humingi po ako ng tulong. Sobrang nakakatrauma po. Kasi nakita ko po talaga yung apoy, sobrang laki po. Takot na takot po ako kasi nasunog na po yung bahay na. Pagamat halos naabo na raw lahat ng kanilang gamit, maswerte pa rin daw lalo't wala ni isa sa kanila ang nasaktan. Lenny! Ma'am Lenny, nandun ka pala eh. Ma'am Lenny, nakita niyo si Ma'am Lenny. Mamaya pakita ko sa inyo. May poster ng Lenny dun sa loob eh. Tama. Saan ba yan? At halos naabo na raw lahat ng kanilang gamit. Maswerte pa rin daw lalo't wala ni isa sa... Ayun o, Lenny! Pakamping pala si ate. Hindi ito ang unang beses na bigla na lang daw may nasusunog sa kanilang bahay. Sa bagay, kung iisipin mo ano... Kung iisipin mo naman ano na... Bahay nila yan, bakit magugustuhin nga naman masunog? Diba? Anyway, pagpatuloy natin. Isang buwan na ang nakakaraan nang nabili nila ang isang imahen, ang imahen ng Holy Family o Sagrada Familia. Nakuha po namin siya ng 250. Sa harap po mismo ng simbahan, best na daw po siya ng pare. Naging panata na raw kasi nila na magsimba sa Our Lady of Salvation sa Tiwi Albay kahit pa 5 oras ang layo nito sa kanila para lang ipanalangin ang unikaihan nila na may hindi raw matukoy na sakit. Lumalabas po yung dugo po sa ilong niya, sa bibig, sa tenga. May nagsabi din po sa amin na marami daw po gumagaling po doon kaya nagpanobena po kami. At matapos lang daw ang ilang linggong pagnonovena, ang kanilang anak hindi na raw dinugo. Kaya pero pa-check up niyo pa rin, ate. Ginawan nila ng altar ang imahen. Pero ang paggaling ng kanilang anak, tila meron daw kapalit. Wow! Diyos! Ay, buha na yun! Hala na ah! Hanggang bigla na ngang nasunog ang kanilang atip o bubong. Hello. Ito po yung karton po nalagay ng damit ng bayaw ko po. Ito po yung nalagay. Sa ngayon po nakalagay po yung damit sa langganan. Asan ang asawa mo ate? Kina po. Tsaka yung mga bedsheet. Ito po yung lahat na nasunog po. Nagbuntis po ako. Nakakakita po ako ng mga anino. Doon po malapit sa may nasa labas. Anino po ng lalaki po. So dito napapasok yung mga ano. Yan, yung mga kababalaghan ano. Pagka hindi na ma-explain yung nangyayari. Nagigrabo ano pag nagpapasok sa bahay. May kakaiba talaga. Inala nila. Baka ang nila lang na yon.
tutol sa pag-akyat sa kanilang bahay ng santo? Katunayan, ilang araw daw matapos nilang iuwi ang imahe ng Sagrada Familia. Minsan nakikita po namin nasa ilalim po ng kama. Sa paniniwala nilang baka may mensahe itong nais. Na paano, wait lang ha. Paano nyo nasasabing ano? Sorry. At bulaklak. Paano nyo nasasabing nasa ilalim ng kama? Ano yung palatandaan na nasabi niyo nasa ilalim ng kama? May video ba kayo nun? Sa palagay ko po, parang nagmimilagro po ng Holy Family po namin. Pagpatak ng ikalawang linggo ng pananatili raw ng imahen sa kanilang bahay, di umano. Bigla itong lumuha ng dugo. Dugo po talaga siya. Hindi na po namin pinagay. Ba't yun dugo? Para masabi mong buhay siya. Diba paint ng ano yun? Susunod ang bahay nilibot ng paranormal investigator na si Anna. Parang may nakaalang na anino. Hindi ako ano dito kay ano eh. Anyway, kung trip nyo naman niya eh, di okay lang. Anino itim siya eh. Malaki eh. Ayan yun. O, ang tanong naman doon, paano niya nalaman na itim na tao, ano? Diba? Maybe, siguro, team ng KMJS yan, pwedeng naikwento na. Pwede ha, hindi ko sinasabing ganun yung nangyari. Mga kababayan ko, huwag kayong magagalit sa akin kapag kasi nasabi ko yung isang bagay na may theory ako. Diba? Sinasabi ko lang na pwede, pero hindi ko sinasabing ganun yung nangyari. Ino-offeran ko lang kayo ng explanation kung paano pwedeng mangyari yun. Diba? Kasi sabi niya, itim na lalaki eh. Nasasabi na ni ate, itim na lalaki. Siyempre, diba? Pwede kasing ang mangyari, naikwento na yun ng team ng KMJS bago pa sila pumunta dito kay Anna de la Cruz. Anna de la Cruz by name? Pakikorek ako kung mali. Hindi lang ako ng asin. Ang naglalagablab na kasagutan. Parang apoy din gagapang sa kanilang kamalayan. Susunod na. Gagawin sa isang bahay sa barangay Monte Calvario sa Bulan, Sorsogon. Misteryoso raw nagliliyab kahit wala naman daw nagsisindi. Oh, ang bada na yun ni Sir! Mali, ano pa bago mo? Oh, nagbuha na yun o! Hala! Para alamin kung totoo bang may kakatuwang pangyayari sa bahay. Pinisita ito ng paranormal investigator na si Anna. Papasok tayo doon. Kailangan palakas ang loob natin. Anna de la Cruz niya. Pasok tayo. Ay, Diyos ko, may loob. Hanggang si Anna nagsuka. Ayaw kayo patirahin dito. Parang tatalo kayo dito. Tapos may puno. Matakot ito ko. Naturo ko sa'yo, ha? Tumingin ka dyan. Ito mo. Opo. Diba? Ito parang same ito na yung pagtawid ni Jay Costura eh. May power of suggestion kasi si Anna de la Cruz eh. Ganito kasi nangyayari dyan. Diba? Tinan mo, nakita mo? Siyempre, yung suggestion na nakita mo, dahil gustong-gustong maano ni ate yun, pwede siyang makabuo sa imagination niya yon. Yung sinasabi ni Anna de la Cruz. Example, ganito ano, pumikit ka ngayon, di ba? Or pagkatapos itong video na to, mag-experiment ka, or ngayon na, pumikit ka ngayon, then pakinggan mo yung sinasabi ko, dun sa, ano, dun sa harapan mo, may makikita kang puting kotse. Di ba? Habang nakapikit ka, makakakita ka ng puting kotse, kasi nga, may suggestion ako kung ano yung dapat mong makita. Nagigas yung ibig ko sabihin, tinan mo, katulad na ito. Ano? Tumingin ka dyan. Nakita mo. Opo. Nakikita mo. Ano itsura? Ano itsura? Malaki po ulit po. Diba? Meron na siyang ano eh, meron na siyang idea eh, na prime na yung kanyang utak sa anong dapat niyang makita. Diba? Mas mahaba po yung tenga. Sige. Sige. Kaya, ma'am. Kaya mo yan, sige. Ako duda ako dito sa asawa eh.
Duda ako talaga dito eh. Hindi siya lalapit. Pulay-pula po yung mata niya, ma. Sinubukan daw siyang kausapin ng Anya, nila lang na nanggagambala sa mga narito. Eh, kausapin mo na kausapin eh. Huwag ka na pasensya. Huwag kang matakot. Tinatakot ni Ana de la Cruz eh. Ano sinabi sa'yo? Sige, sabihin mo sa'kin. Wala akong... Ba't yung asawa niya hindi nagsasalita? Puro lang ito si ate. Nahatak mo siya. Tinatawag siya. Doon na nga po tayo lumalapit. Gusto ka daw niya muna lipuin. Diyos ko, Mario, sa bata na to. Huwag kang matakot. Susgino. Huwag kang matakot. Hawak kita. Tinatakot mo kasi. Nagsagawa rin si Ana. 'Di ba? Yung suggestion kasi ni Ana de la Cruz na ito, gusto kong hawakan. Gusto kong ano. Siyempre matatakot 'yun, men. Kahit sa akin mo gawin 'yun eh, yung halimbawa yung sobrang wild na ng imaginations ko na nasa dilim tayo tapos yun, nandiyan siya, malapit na, malapit na. Kahit sino naman sa atin eh. 'Di ba? Ng cleansing sa loob at labas ng bahay. Lagi lang ako ng asin para proteksyon sa pamilya na nakatira dito. Wala na yan. Eh, sunog na yung bahay. Ano pa bang naanuhin mo dyan? Bala. Ang baho mo. Baho ka rin pala. Ah, may bulok? Parang bulok na nitukang di mo mawari. Isa lang po, elemento po. Ang may dahilan po noon. Parang ginugulo lang sila. Meron siyang gustong gawin, parang pumipitik-pitik siya ng ganyan. Kaya nagkokos ng apoy, ng ayan, sunog. Tapos yung imahen, tinatago niya. Kasi pag nakikita niya yung imahen, parang pasong-paso siya. Ang mga kawani naman ng Bureau of Fire Protection. Di ba supposed to be kung may ano, may divine powers yung image na yon? Supposed to be dapat hindi nakakagawa ng ganun. Parang ironic lang kasi eh. Let's say, yung image na yun powerful, ano? Holy Family. Diba? Supposed to be, ipoprotect yung bahay nila. Ba't hinahayaan na masunog? Diba? Hindi ba dapat kung wala yung image na yun, mas dun dapat nasusunog? Diba? At kung nandiyan yung image, dun dapat protektado. Hindi ko nagigets, no? Nang Bulan Sorsogon, bumisita. Ganda ng uniform nila, no? Ang naman si Dina na ulan, mga damit, kinamit mo na. Tapos mga plastika, may nasunog ditong plastik. Wala po. Cortina lang po. Cortina lang talaga yung naman. Pero pati ang mga bumbero, hirap matukoy kung paanong bigla na lang nagkakasunog sa bahay. Origin ng fire is dun sa bedroom, sa higaan, dun sa mga unan. Partially damaged lang po siya. Mag-interview pa po kami. Mag-gather pa po kami ng mga evidence po. Sa pananaw ng simbahan, hindi kagad yan supernatural phenomena. Kinakailangan tingnan muna natin sa mga practical na mga circumstansya at saka consideration. Yes. Para na rin sa ikapapanatag ng loob ng mag-asawa, ang ina- Duda ako sa asawa talaga eh. Basan sa simbahan na pagdesisyonan na rin nila sunugin. Samantala, para rin maapula ang pag-aalala ng mag-asawa sa tunay na kondisyon ng kanilang anak, pinatignan siya ng aming team sa pediatrician. Pwede kasi nagkaroon siya na ng sipon or any respiratory infection. Infection pag may bleeding. Kasi sa blood counts niya. Kung maulit, kailangan siya po ng further test at baka kailangan ma-refer sa hematologist. Yes, titingnan ko anemic or ano. Hindi na po paano titira ko doon. Ano talaga ako dito sa asawa min eh. Diba?
Nakikita niyo itsura ng asawa niya, parang hindi talaga ako ano eh. Ba't hindi madalas magsalita? Si ate lang yung salita ng salita. Pag nagdadasal naman kasi tayo, ang ini-invoke natin dito ay yung presensya ng Diyos. Kasi naniniwala tayo na sa pagdarasal, yan ang komunikasyon natin, yan ang linya natin sa Diyos. Gaya ng sinisimbolo ng Sagrada Familia, umaasa si Rose na malalagpasan nila ang nagnangalit at naglalagablab nilang mga problema basta't sila'y buong pamilya. So, ano yung masasabi ko dito, dito sa ano na to? Ako, hindi ako naniniwala agad-agad na paranormal. 95% hindi to paranormal talaga. Kasi nakikita ako, minsan, navivideohan na yung sunog. Sunog na eh. Umaapoy namin eh. Walang beginning eh. Well, pwede mo sabihin na hindi mo naman maantabayanan kung kailan mangyayari yung sunog eh. Siyempre, mabibideo kalagitnaan na. Pero kung ganun kadalas at nalalaman mo na yung pattern, dapat alam mo na eh kung kailan sasalakay yun eh. Pangalawa, ang red flag na nakikita ko, nung pupuntahan na yung bahay, masusunog uli. Diba? Basta para sa akin red flag yun. Hindi ko masyadong ma-explain na maayos. Then, pangatlo, yung asawa eh. Diba? Hindi ako naniniwala ng paranormal. Kayo naniniwala kayong paranormal. Kasi nag-research ako, mga kababayan ko. Diba? Nangyari na before yan. Diba? Meron nangyari nito 5 years ago. Ganyan din. Mga gamit sa isang bahay sa Jensa naman, misteryosong nasusunog. Although dito, nung yung conclusion nila dito sa part na to, paranormal din naman eh. Pero wala rin silang nakuhang ebidensya. It's not easy, diba? To get... Sorry, nag-commercial. Diba? Although nagkabit sila ng CCTV, wala rin na-capture. Diba? So, ganun na nangyari. Then ito... Ay, hindi. Iba to. Mamaya na yan. Meron uli nangyari. 4 years ago. So, hindi naman sa Sultan ko, darat naman. Diba? Panoorin nyo to, tong video na to. Dito naman... Although na hindi sila nagkabit ng CCTV, pero na psychiatrist yung yung anak nilang bata. Yun yung nagkukos ng sunog. Na ang sinasabi ng bata, yung duwende-duwende daw, etc. Sa bata nagbibigay na message yung mga laman lupa. 'Di ba? Yan, may psychiatrist na in-interview dyan. Hindi ko na alam kasi hahaba tayo, men eh. Ang pinaka-interesting dito, yung nahuli, mga kababayan ko. Wait lang ha. Ang pinaka-interesting dito, itong huling video na na-research ko, ito ay nangyari 2 years ago. Medyo mas malapit-lapit to, 2 years ago. Ito naman sa La Union. Ang case naman ito, same din. May nasusunog din, May nasusunog. Kaya lang dito, with matching bato. Binabato yung bahay nila. So, ito yung pinakamaganda kung pwedeng ihalin tulad doon sa nangyari. Although, ito, ang pinaka case naman dito, may bumabato naman. Panoorin natin to, mga men. Itong video na to. Nagsimula na kami mag-imbestiga. Naglagay sila ng CCTV camera sa loob ng kanilang bahay. Habang chinecheck ng aming team kung may nakunan ba ang CCTV, lumapit ang isa sa mga apo ni Lola. Kaya daw to Miguel, magsunog siya ng bahay. Ito. Habang nagkakabit ng CCTV, lumapit yung apo ni Lola. Na parang, ang sabi, Duwending itim daw. Hindi kayo tumigil, susunogin ko yung mga gamit niya, ma'am. Diba? Pag sinabi daw ng duwende sa kanya, kung hindi daw sila tumigil sa pag-imbestiga, susunogin daw yung bahay. Diba? Yung mga gamit sa bahay. Same na same, diba? Ito naman, ang interesting dito, nagsasalita yung susunog. Diba? Duwende daw yung nagsabi. Doon sa napanood natin kanina, hindi pumapalag yung
yung ano, yung elemento, walang malinaw na dahilan ito. Uy. Pero naniniwala si Lola, 'di ba? Naniniwala si Lola na doon sa sinabi ng apo niya. Kaya nga. May sunog naman dito. Dito naman, na-capture yung ano, yung kasi habang nag-i-interview yung KMGS, may nasunog. Ayan o, nakikita niyo ba yung sunog? Ayan o, na-capture naman yung sunog dyan. Sunog pa dito. Diba? Dito, sunog at bato ha. Kawawa yung lola dyan eh. Diba? Sabi daw ng duwende, ganyan. Tromang-troma yung ano, yung lola eh. Dito na ni-review ng aming team ang kuha ng CCTV. Ayan, ni-review nila. Makikita sa video na may gumalaw sa aming setup. Pero hindi nakunan kung sino ang bumabato. Hindi alam ng mga taga roon, may isa pa kaming ikinabit na camera na may 360 degrees na view. Diyan patay ka. Dito ano, dito mahuhuli. 'Di ba? Walang kaalam-alam yung mga ano, yung mga nasa loob ng bahay na merong camera sila na 360 view. Kayang kumuha ng buong anggulo ng bahay. At nakakapangilabot ang nakuna nito. Sino? O ano ito? Abangan mamaya. Bahay forward natin. Iyak sa takot sa nakita niya sa record ng CCTV. Na kayong titira dito. Uwi na kayo. Puuran, titang hindi pa kayo aalis daw. Gusto niya sunugin yan kung hindi daw aalis daw, sabi daw ng mga bata. Nasaktan yung mga... Pero mo, sa murang edad nila, alam na nilang gumawa ng istorya. Nasaktan daw kasi yung mga kapre, etc. Di ba, men? Ito, batang 88 eh. Kulantang na revelasyon. Ipapato na. Mamaya yan. Dito makikita kung paano nangyari yung sunog, no? Panoorin natin. No. Dalawang buwan nang pinagbabato ang bahay na ito nina Lolo Larry at Lola Pasay. Kawawa naman tong ano na to eh. Manoy Salarin. Daming pa suspense. Eh. Kapre daw 'yan ang babato. At mas tumindi pa ang mga nangyayari sa kanilang bahay. Kamayayanan ko! Di ba? Nakikita nyo? Nakikita nyo, umaacting na yung mga apo ni Lola. Katulad na ito, ano? Biglang mahihimatay. Tinan mo ha, ito. Nakatayo siya dyan. Ang nangyayari sa kanilang bahay. Bigla siya mahihimatay, oh. Sabi mo, yung mga bata, ano na, ay, tumatapang na sila, huwag na, ano. Nasugatan daw yung mga kapre. Kasama ang kapitan ng barangay at ng social worker, pinanood na nila ang nakuna. Yan, tingnan natin yung mangyayari sa CCTV. 60 degrees na camera. Dami namang ano nito ni Jessica Soho, tagal-tagal pakita. Anak ka mo!
aksidente nung bigla. Ayan o, tinan nyo ha. Apoy, makikitang magkakasama pa sila Lola at ang kanyang mga apo. Bigla aalis to. Isang lalaki ang pumunta sa likod nung biglang may nakitang kulay dilaw na liwanag. Ang lalaki huling lumabas at naglakad papalayo. Dito na nila napansin na meron nang nasusunog. Kasama sa acting yung ano yung sumunog. Sa videong ito naman nakuha mula sa second floor ng bahay, makikita ang dalawang lalaking umaakyat ng hagdan na dahan-dahang pumasok sa loob ng kwarto at ilang sandali pa Nagbato. Sila yung nagbabato pala, kasamahan pala sa bahay eh. Mga nahuli ka, walang iba kundi ang mga kasama rin sa bahay na Lola. Ang dalawa nilang apo. Sila na nagbarsak. Ay, nako. Bakit yung maring aduwa? Tapos tumakbo yung dalawa. Sila yung nagbato din. Hindi kami yan! Bakit lahat na sinasabi mga kapre? O, diba? Tinatanggi ng mga bata, hindi daw sila yan. Ang sinasabi daw, mga kapre daw. Diba? Bakit kami yun? Bakit mo usap sila sa akin? Si Lola Pasita naging emosyonal sa kanyang natuklasan. Marami mo anak ko. Sige, tinakita da. Marami mo anak ko. Tapos papapasulin nyo na hindi magkikita. Apay nakasta kayo kanya. Diba? Bakit gilgit nyo sa akin? Bata pa lang daw nung iwan sa kanya ng kanyang anak na babae ang kanyang mga apo, ang mga ama ng bata. Hindi rin daw nila nakilala. Naiwan akong magulang ko sa ipinakiusap namin ang dalawa sa psychologist. Okay, matakot. Mukha na mo kayong natatakot sa akin, ha? Hindi kayo dapat matakot, okay? Pero itinatanggi pa rin daw ng mga ito na sila ang may kagagawan sa mga nangyayari. Kitaan na nga dun eh. Mas magtatakbuhan sila. Yung nangyayari sa kanila, meron tayong tinatawag na conduct disorder, a behavioral disorder. Sila pala yung nagkukos eh. It happens because of the fact na merong nangyaring hindi maganda. Hindi sila nabigyan ng pagkakataon na explain kung bakit nagkagano na hindi nila nakita na yung nanay nila. So ang tendency, they become defiant. Anak ka mo! It's one way for them to be able to cope sa mga nangyaring hindi maganda sa buhay nila. Yung galit nila, sasabihin nila, ah hindi, kagagawa niya ng ganito. Sila na yung nagbarsak, kahit yung maring aduwa. Mag-a-assume sila na yun ang gumawa, kahit na sila. Kung hindi kaya daw itong Miguel, magsunog siya ng bahay. Pag hindi daw kayo... Duwending isang itim. Tapos yung isa kapre naman, duwending isang itim daw ito isa. Pero, pag tinanong mo, hindi sila nagsisimamali. So sana huwag po natin husgahan ng mga tao na kakaroon ng ganitong pamamaraan to cope. Hindi sila nagsisinungaling. Ibig sabihin, papasa sila sa lie detector, ano? Pagka ganun, may mga tao palang ganun. Kahit huling-huli mo na, dahil sa psychological disorder, alam mo yun, yung nahuli mo na, typical, may mga, yung mga ghost hunter siguro na nadidibank natin, ganyan, ano? Yung kahit huli-huli mo na, talagang feeling nila hindi sila nagsisinungaling. Yung sa sobrang galing nila magsinungaling, ano, papasa sila sa lie detector test. Di ba? May ganun pala, men. Ang barangay, kasama ang Municipal Social Welfare Development, nangakong tututukan ng pamilya para magabayan ang mga bata. So, nakita nyo na, na hindi sa lahat ng oras kasi ipapasok mo. Ito parang same scenario ito nung kanina, di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, do sa una pa lang medyo duda ako dun sa lalaki. Disclaimer ha, hindi ko sinasabing yung lalaki yung yung gumagawa ng mga sunog-sunog. Pero 95% hindi ako naniniwalang paranormal talaga. Kasi meron akong pangahawakan na pwedeng mangyari yun eh. Kasi diyan papasok yung dahilan na
Ano yan? Sira ulo? Sarili niyang bahay? Susunugin niya? Diba? Maybe, merong ganun talaga. Diba? Kasi yun ang unang tanong ko eh. Hindi naman siguro gagawin ng mga nakatira yan. Kasi syempre, pinundar nila yan, susunugin nila. Baliw lang ang makakagawa niyan. Nandun na yung sagot. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi niyo dito sa napag-usapan natin? Maraming salamat po. Bye-bye.